Hi guys, kape. Hi guys, welcome to my channel. In this episode nga pala ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Foodpanda account for sale. So, isa sa mga common questions na nare-receive natin dito sa ating YouTube channel ay kung safe daw bang bumili ng Foodpanda account. So, bago natin pag-usapan yan mga kapanda, i-clarify muna natin kung ano ang Foodpanda account para sa mga baguhan nating mga kapanda or sa mga nag-a-apply pa lang. So kapag ka naging Foodpanda rider ka, meron tayong magkakaroon tayo ng account. I-activate ito ng Foodpanda. Ang Foodpanda account ay nakalink sa number natin, cellphone number, at sa ating verified GCash account. At bibigyan tayo ng username and password na yun ang gagamitin nating pang-login sa Roadrunner app para makabiyahe tayo bilang Foodpanda rider. Kapag nakapag-login tayo sa Roadrunner app, ito yung nag-a-accept ng order. Dito natin mamomonitor yung lahat ng operations. Dito natin makikita ang mapa kung magkano ang ating sweldo, kung nasaan ang ating customer, kung nasaan ang restaurant. So everything sa operations ng ating Foodpanda rider, kailangan natin ng Foodpanda account para makapasok dito. So para sa mga bumibili ng account, Foodpanda account, sagutin na natin ng isang mabilis. Safe bang bumili ng Foodpanda account? Ito sarili kong opinion, hindi safe bumili ng Foodpanda account. Pero hindi ko rin maikakaila na nangyayari talaga ito. Dahil may mga kasamahan tayo sa Foodpanda, may kakulangan sa requirement. So hindi na natin masyado pag-uusapan kung bakit wala silang NBI, kung bakit hindi sila makapag-professional license, or ano man yung dahilan nila kung ba't hindi sila makapasok sa Foodpanda. Kaya ang nagiging solusyon nila ay bumili ng Foodpanda account. So, sa sarili kong opinion, bakit nga ba hindi siya safe? So, pag-usapan natin yan mga kapanda. So, ayun. Shoutout nga pala, Foodpanda Tagaytay. Ayun, ito yung uniform namin sa Foodpanda Tagaytay. So, matagal na akong hindi nakakabiyahe sa Tagaytay kasi nagpalipat na ako dito sa Pasig. So, next time mga kapanda, i-share ko naman sa inyo yung operations dito sa Pasig. Baka next week makabiyahe na ako sa Pasig. Dahil nga, kung nakita nyo yung previous post ko, naghahanap na ako ng motor sa Sumisyo pero wala akong nakita. Pero bukas, che-check na second hand na motor na TMX para makabiyahe na tayo dito sa Pasig at ma-check natin kung okay ba ang bigayan dito. So, ayan. So, mga kapanda, pag-usapan natin ang risk ng pagbili ng Foodpanda account. Higop lang tayo ng kape. So, ayun mga kapanda. Kapag bumili ka ng Foodpanda account, bakit nga ba risky? Unang-una, dahil kapag ikaw bumili ka lang ng account, hindi mo pangalan ang gamit mo. Ibig sabihin, pangalan ito nung talagang may-ari ng account. So, anuman ang mangyari, huwag naman sana magkaroon ng aksidente or anong aberya, hindi mo pangalan ang daladala mo. Wala kang makiklaim sa insurance, pwede ka rin ma-scam. Nagamit mo yung account mo, kung hindi mo talaga siya kilala, pwede niyang bawiin yun anytime. Dahil pangalan niya yun. Pwede niyang sabihin sa Foodpanda admin na nawala ang kanyang cellphone or nahack yung kanyang account. At pwede niyang mabawi sa'yo yung account. Isa pang risk kung bakit delikado bumili ng account, isipin nyo na lang, bumili ka ng account, usually nagre-range ang account sa 5,000. Samantala kapag nag-apply ka sa Foodpanda, magpasa ka lang ng requirements, ang babayaran mo lang dun yung Foodpanda bag at uniform, yung 3,000 pesos assets. Masyadong mahal ang pagbili ng account. At isa pa, minsan yung binibentang account, meron siyang remittance. Ibig sabihin may utang siya sa Foodpanda na kailangan mo ring bayaran. So bukod dun sa pinambili mo ng account, babayaran mo pa yung remittance na hindi na i-remit nung may-ari ng Foodpanda account na yun. Isa pa sa mga risk kung bakit delikadong bumili ng account ay ano nga ba? Pagka ikaw naman ang may-ari ng account at binenta mo yun sa iba, kapag ginamit ito nung nakabili sa masamang paraan. Halimbawa, nagnakaw siya ng pagkain, meron siyang hindi magandang ginawa sa account na yun, pwedeng mabalikan at maapektuhan ito ay yung nakapangalan dun sa account na yun. Dahil tandaan natin yung mga kapanda, bawat order na ina-accept natin, nandun ang pangalan ng rider. Kung binili mo lang yung account mo at ginawan mo siya ng hindi maganda, pwedeng masisi dito yung may-ari talaga ng account na hindi naman talaga na bumabiyahe. So yun yung mga risk kapag ka nagbentahan tayo ng account. Pero inuulit ko mga kapanda, pinag-uusapan lang naman natin at alam kong nangyayari talaga ito at meron talaga tayong mga kapanda na kailangan bumili ng account dahil hindi nila makompleto ang requirements at makapag-apply sa Foodpanda.
Tandaan natin mga kapanda na ang pagbili ng account ay hindi legal. Kaya lagi itong may kaakibat na pag-aalala. Kaya mas maipapayo ko pa inyo mga kapanda na gustong mag-apply sa Foodpanda or gustong makabiyahe sa Foodpanda, ang pinaka-safe at pinaka-maganda ay mag-apply sa rider.foodpanda.ph. At hanggat maaari, kung kaya nyo namang makompleto ang requirements, para sa akin yun pa rin ang the best process. Maghihintay ka talaga para matanggap ka sa Foodpanda, but ito pa rin ang pinakamagandang way kesa sa bumili ng account. Hindi man ako makikialam kung ano man ang maging desisyon nyo. At isa pa, anytime pwedeng magbago ang policy ng Foodpanda at pwede silang biglang maghigpit. So paano yung mga Foodpanda rider natin na bumili ng account kapag biglang naghigpit si Foodpanda? Double check na talaga niya bawat isang account kung talagang yun ba mismo talaga yung bumabiyahe sa account na yun. At kapag hindi naman at napatunayan hindi ikaw yun, ikaw yung nasa identification or nasa picture or nandun sa pangalan, pwedeng mawala sa'yo yung binili mong account at masasayang yung ginastos mo. Wala tayong magagawa ron dahil nga hindi naman talaga sa atin ang Foodpanda account. Tandaan natin mga kapanda, ang pagbili ng Foodpanda account ay between sa'yo at sa may-ari at walang kinalaman dito ang Foodpanda admin. Technically speaking, hindi naman talaga ito legal. Hindi ito safe kasi maraming risk, pero nangyayari ito kasi may mga kapanda tayo na kailangan talagang bumili ng account dahil hindi nila makompleto o may problema sa kanilang requirements para makapag-apply sa Foodpanda. So hanggang dito na lang muna mga kapanda. If you have some questions, just leave it on the comment section. And don't forget to subscribe to my channel. Hanggang sa muli mga kapanda, ride safe! Kape! Bali mga kapanda, bago natin talaga tapusin itong video na to, share ko sa inyo kapag nakakuha na tayo ng motor. So, from Foodpanda Tagaytay, nagpa-change tayo ng location to Foodpanda Manila. Dito na tayo sa Pasig. So, may mga ibang bagay pa ikukwento sa inyo kung bakit ako nagpalipat sa Pasig. At ikumpara natin kung okay ba ang bigayan dito sa Pasig kumpara sa Tagaytay. Pero sa totoo lang, namimiss ko ng bumiyahe sa Tagaytay. Dahil mas kabisado ko rin yung lugar doon at mas hindi traffic doon sa lugar namin. So, ganito na muna mga kapanda. Ride safe!